So, sige mga brad, ready ating mga gagamitin. Hex Nut 4270, Master Yellow, tapos meron tayong Wine Red na ating cords. So, alam niyo na ang gagawin. Kuha lang kayo ng causage, check nyo lang sa ating mga previous videos. Sa puntong to, pwede kayong gumawa ng cobra nut. Pero hindi ko siya gusto sa design na to na cobra yung gagawin natin. So, i-create tayo ng bago. So, pasisimplihin na lang natin. So, alam nyo na, ang nakagawian natin ay lagi tayo nag-umpisa doon sa left side. Ganto lang kasimple, on top, tapos mula sa ilalim, papihit din sa pakanan. So yun lang, napakadali lang ng ating opening. So pag nagawa nyo na yan, umpisa na natin para doon sa cords ng hex nut, doon natin siya ilalagay. So dito naman, sa ilalim nag-umpisa, pagka parehong cord yun. Ito yung 4270 or A2. Basta kasya yung dalawang cord. Medyo maluwag pa nga ito eh. Kung makapunta kayo sa hardware ninyo, check nyo na lang yung mas maliit nito ng bahagya. Meron nata silang tinatawag yung 60. Mas maliit siya. Pero baka mas masikip na yung cord. So, dito ay nakita nyo naman, nasa gitna siya. Ay pasok na rin yung hex nut. Susundan nyo lang yung step na to at dire-diretso na to hanggang sa dulo. Same process lang, wala na ibang gagawin. Bali dalawa lang siya. Katulad nung ginawa nating unang nut kanina. So ganito lang. Siguraduhin lang natin na higpitan natin para hindi masyadong magalaw yung ating hex nut kapag natapos na natin ang ating bracelet. Again, yung pinaka mayor dito is yung first part, yung pinaka tricky na part talaga dito. Tapos gawin natin yung una natin ginawa kanina. Kumbaga siya yung lock pang pahigpit. So, mas maganda sana kung may paracord jig tayo dito. Pero sige, balang araw, baka magawa tayo ng DIY paracord jig natin. Kaya pala yung cord nyo, dapat medyo habaan nyo na. Siguro mga 10 feet, kasya na dun yung 7 hanggang 8 inches na wrist size. Okay, higpitan lang natin. So, pag nagawa nyo na yung part na to, ito na yung lock nya. So, create tayo ng bago. Again, unahin natin sa ilalim. So, bago tayo maglagay ng hex nut, ilalim muna manggagaling yung dalawang cord. Tapos, ito na yung hex nut natin. So, ayan. Siguraduhin lang natin na mahigpit yung paglagay natin. Pasok nyo lang doon sa magkabilang loop. Ipitan natin ngayon at siksikin natin. Tapos, kailangan medyo, ano kasi siya yan? Medyo pantay siya. Nakaganito itsura. Kailangan, focus natin. Ito, ganito itsura, dapat nakaganyan siya. Hindi pwedeng nakalihis na ganito. So, dapat medyo para nag-a-appear yung pagkabilang side ng hex nut natin. So, tuloy-tuloy na natin yung ating bracelet. Again, ito na yung lock. On top siya. Tapos, tukutin natin, pailalim. Papunta sa itaas. Again, sa kabilang side. So, tuloy-tuloy nyo lang yung paggawa. Tapos, kita-kita ulit tayo doon sa bandang dulo kung paano naman natin siya tatapusin at ilalock yung ating bracelet. Tara!
So, nasa dulo na tayo. Mapapansin ninyo, may space pa dito. Kasya pa isa sana. Pero huwag na natin ipilit kasi baka mabitin naman tayo sa space. So, ang gawin na lang natin, gawa tayo ulit nung loop natin from ilalim yun sa pataas. So, dapat dito, di ba, lalagyan natin ng hex nut. Ang isa pa. Pero, hindi natin lalagyan na. Diretso na natin siyang buhol yung magkabilang gilid. Kasi meron pa tayong ilalagay dyan mamaya yung ating accent na kulay. So pag nakaset na lahat, etong magdalawang dulong to, iaangat natin. Kasi dyan natin ipapasok yung ating accent na cord. So angat nyo lang, tapos kunin natin yung ating cord. Then, pasok lang natin pareho yung magkabilang dulo. Saan natin higpitan ulit. So, napapansin nyo, nawala na yung space kanina. Kasi matatakpan talaga siya nito. So, ngayon, ipapasok natin itong mustard yellow na ating cord, na ating accent cord. So dahil medyo masikip siya, gawa tayo ng ating DIY needle. Tapos, kuha lang kayo ng pangpaluwag ng konti. Ito, gumamit tayo ng pang-dentista. Pasok lang natin. Ayan, tuloy-tuloy ito hanggang doon sa kabilang dulo. So yung cord na papasukan yun lang yung nasa taas. Yung nasa ilalim, steady lang siyang ganun. So sa puntong to, madali na to. Tuloy-tuloy nyo lang hanggang doon sa dulo, pati yung kabilang side. Adjust nyo lang konti kapag medyo tabingi yung inyong accent. Again, paalala lang ha, ito po ay hindi natin kinukonsinte. Kumbaga, ito ay self-defense lang in case of emergency. And then, di ba, hindi natin masasabi. So, sa mga bata, paalala lang ay bawal po ito sa inyo. Again, diretso na hanggang sa dulo. So, mga brad, nandito na tayo sa pinakahintay na part kung paano natin siya ilalak or itatago ang ating magkabilang dulo ng cords. So may spacing naman dyan, yung makikita kayo. Ito yung sa backside niya. Ito yung magiging itsura. Again, dito pwede nyo nang putulin to, pwede nyo nang ilock. Pero para mas secure siya, kikreate tayo ng butas. Doon natin siya iipit para medyo secure naman siya ng bahagya. Ito, sa magkabilang side, meron dyang pwedeng mag-create tayo ng loop. Ito. Iyahin nyo lang ito. Ayan. Medyo secure na ito. Tapos, saka natin putulin at kinelt na natin. Okay. Sindihan na natin. So para dun sa mga nagtatanong kung anong lighter yung gamit natin, ito ay normal lang, yung basic lang na mabibili ninyo. Ang gamit natin dito is yung may tatak na ano, Boss Jazz. Eh, Boss Jazz. Hindi to sponsor ha, pero malay nyo, balang araw ay magbigay si Boss Jazz ng lighter niya. And then sa kabila din, putulin na rin natin. Yung pag-melt naman dito, madali lang. Hindi naman kailangan lusaw na lusaw siya. Yung may kakapitan lang siya sa magkabilang cord. And then huwag natin kalimutan yung sa kabilang side, yung unang ginawa natin, yung wine red na cord, ipuputulin na rin natin. So dito naman, hindi na kailangan itago to eh. Kumbaga may nakakapit na sa kanya. So diretso putol na rin agad. Tapos lock na rin natin. Okay, sa kabilang side din. So, sige, ito na ang ating finished product. Kumbaga, ito na ang ating
hex nut knuckle paracord bracelet. Napakadali lang. Again, para sa mga bata, hindi ito pwede muna sa inyo. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay click lang ang ating subscribe button, notification bell, para lagi kayo nakatimbre sa ating mga bagong videos na parating. So, ito rin yung isa natin for ladies version naman. Ito naman ang buckle niya ay may whistle. So, sige mga brad, ito na ang ating hex nut knuckle paracord bracelet. At para naman doon sa gustong bumili nito, may link tayo sa description. Message lang po kayo. So, sige, dagang salamat. Huwag amping mong tanan.